lutong OFW, mga ka-life change lumpia, para ngayong Pasko, masaya ang lahat. Yan mga ka-life change, so for this time, nagpiprepare tayo ng lumpia, okay? So nakapag-mix na tayo ng ating mga ingredients. So narito ang aking mga ginamit. So ayan yung lumpia wrapper, guys. So binili ko pa yan sa Pinas Supermarket kasi mahirap din maghanap ng lumpia wrapper dito sa Saudi Arabia. So kailangan makabili ka on time. Dahil alam niyo naman, madaling masira yung tumitigas. So kailangan pagbili mo, fresh talaga ang iyong lumpia wrapper para sa ganoon magiging maganda ang texture at result ng iyong gagawin lumpia. So from that time, nakapag-mix na tayo ng tinatag veggie, mga carrots, potato, hot dogs, na-mix na natin yan, mga konting paminta, betchin. Ayan guys, so let's go. Magsisimula na tayo mag-wrapping ng ating tinatawag yung lumpia. Okay, samahan nyo ako guys. Let's start it now. So una, ayan, may mga hot dogs na tayo, naka-slice na. Meron na rin tayong mga carrots saka potato na na-crush na, also na pino with onion. Tapos minix na natin dito together with other pang-palasa. And so magtatanggal muna tayo ng ating mga wrapper. Pag-iwalay natin yan guys. So mga 20 pieces pala yung wrapper na to pag natapos natin. Yan guys. So, tinanggal-tanggal ko na, hinimay-himay ko na isa-isa. Yan. So, ganyan talaga, dahan-dahanin para hindi masira yung lumpia wrapper. Kasi pag nasira siya, pangit na itsura. So, kailangan ganyan lang. Dahan-dahan lang. Ensure ka. Yan. So, naglagay na tayo ng ating filling sa ating lumpia wrapper. So, ang pang-i-close natin pala is klaro ng itlog. Yan guys. So, yun yung malinis naman ang ating kamay. Okay. So, kung makikita nyo, tine-check ko yan. So, i-roll lang natin pagka natakal na natin ng meat, yung fillings. Roll lang natin hanggang makabuo ka na yan. So, side to side, i-close natin yan. Actual yan, guys. Ako talaga yung gumawa, ah. From Life Change OFW. Lutong OFW ito. So, yan, guys. Matrabaho lang itong lumpia kasi kailangan i-prepared mo kasi usually maliliit talaga, pero yung ginawa ko sobrang laki kasi pwede namang hatiin ito. I-slice na lang nila sa gitna kung gusto nila, or else para siyang turon. Lumpiang turon ang style niyan. Malalaki talaga sa kapurong laman niyan guys ng beef. Kaya mag-i-enjoy talaga yung kakain ito. Saka malasa. Ayan guys, so ayan, nakaisa na tayo kung makikita ninyo, di ba? Pitis na pitis, ang ganda ng pagkakalagay. Then, ilalagay natin siya sa isang tray. Iipulin natin kung makakailan tayo. I-repeat lang natin guys. Uli, yung proseso na ginawa natin kanina. So, take the pangbalot, the wrapper. Maglagay ng fillings. I-fold ito dahan-dahan. Para at least hindi masira. Para masarap siya at maganda siya tingnan pag pinirito ninyo mamaya. So, mamaya makikita ninyo pag pinirito also. Ayan. So kung bago ka lang pala sa aking channel guys, don't forget to click subscribe, click notification bell, i-all mo na para updated ka sa mga upload natin mga video. Don't forget to like, share, comment down below in my comment section. And Merry Christmas na rin sa inyo dahil ito ay para sa party ng aming church na ganapin mamaya na, ay mamaya ng umaga kasi alauna yun eh. So fresh na fresh yung lumpia na to early in the morning kung ginawa para mamaya pagluluto sa panambahan o sa church. Is magiging mas masarap at malutong fresh na fresh. So ayan guys, nakabalot na tayo. So kung makikita ninyo, ayan. So sa mga OFW, alam ko naman na malungkot ang Pasko natin dahil malayo tayo sa pamilya natin. But we can make the choice to be happy. Hanapin nyo yung mga kaibigan nyo or attend kayo ng fellowship like church dito sa Saudi Arabia. Sigurado mag-i-enjoy din kayo sa iyong buhay. So ayan guys, so nabalot na natin. I-roll na uli natin. Hanggang makompleto natin ang ating lumpia wrapper. Yan. So, yan na uli siya isa. So, yan. Pinipitis ko lang siya, guys. So, that's it. Nakarami na tayo. Yan. Diba? Malinis ang pagkakagawa. Yan. Nakarami na tayo, guys. So, I
see that I count that one, naka 20 ako sa isang tray. Ayan. So meron tayong 20 pieces sa isang tray, 20 packs na yan guys ha. Para sa ating mga, gagawa pa tayo isa pang tray. Yes, kailangan maka, siguro mga 40 na plus tayo. Ayan, sa pang tray uli yan, sa pangalawang tray. We make 2 tray para naman siguro mga 40 packs ang nagawa natin guys. So, i-slice naman yan sa gitna. Magiging times 2. O, diba? Magiging 80 pieces na yan. So, marami-rami na rin tayong makakain na bisita. So, let's go. Ayan yung dalawang tray. So, sineparate ko yung konti para mag-testing ako. Siyempre, kailangan testing kung masarap ang pagkakaluto pag pinirito. So, that's it. Ayan yung dalawang tray. Nakaseparate na para dadaling yan sa panambahan, sa church, para sa party. Kasi ako yung naka-assign sa lumpia. Kaya naman talagang pinalin na natin. Kaya nag-ask ako sa ito. Ayan, tapusin nyo naman natin. Kasi sabi ko, malalaki pa rin natin. Ayan, so kailan natin mag-brown. Tapos malutong ito yung loob ng kanin. Dapat nakalubog sa mangita. Para talagang fried na fried siya. So, ayan, halo-halo lang natin. Pag-ibigay natin para hindi ka matulog. Go now for our so let's go for two for plating. Ito naman yung kakainin ko lang guys. Ito yung sitaw ng plating. Subukan natin kung gaano ang dapat sa lutong ng ginawa natin isang high roll. Okay? So pinaplating ko lang guys. Lagi natin pa tangkalan ng ulo. Ayan na guys, so kitang-kita, amoy pa lang, masarap na siya. Ayan, fresh na fresh, ayan po ang ating lumpia, lutong OFW, dito lang sa Life Change, talaga namang mag-i-enjoy ka. Yes, ang sarap, amoy natin, ayan natin, ano ang lasa, usgahan na lang. Ang lutong, yummy, ang sarap, amoy, thank you.